Inabangan ng marami ang mga personalidad na maghahain ng Certificate of Candidacy sa huling araw ng filing sa Manila Hotel Tent City. Kabilang sa mga sasabak sa senatorial race ang ilang dating kaalyado ng Administrasyong Marcos. Nasa frontline ang balitang yan, si Rhea Fernandez. Gaya ng inaasahan, mga pasabog ang mga humabol na personalidad sa huling araw ng paghahain ng kandidatura sa pagkasenador at party list group sa Tent City ng Manila Hotel. Wala nang atrasa ng Senate bid ni Sagip Representative Rodante Marcoleta na kilalang kaalyado ng mga Duterte. Sakaling mahalal, tututukan daw niya ang congressional oversight para matiyak na naipatutupad ng tama ang mga batas. First of all, dahil po sa aking pagnanais na makapaglingkod sa mataas na level ng ating pamahalaan, ay napilitan po ako na mag-file ng COC kagaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Senado rin ang target ni Peter Advincula alias Bicoy. Siyang lumutang na whistleblower noon at nagdiin sa mga Duterte sa iligal na droga. Kalaunan, hinatulan siyang guilty sa perjury ng Manila Court matapos iugnay si Attorney Shell Diokno, dating Congressman Erin Tanyada at dating Supreme Court spokesperson Theodore T. sa ouster plot laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung papalarin, hindi raw niya susuportahan ng anumang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yun lang nakakalungkot dito sa ating bansa dahil pagtapos ka na sa panunungkulan mo, imbis na bigyan ka ng onra, sisilipin na ngayon lahat ng kontralaban sa'yo para nang sa ganun ay makita ka. Budget information and transparency naman ang nais itulak ni dating Audit Commissioner Heidi Mendoza sa Senado. Kasama naman ni dating Senador Kiko Pangilinan ang misis na si Sharon Coneta nang maghain ng kanyang re-election bid kanina. Three-cornered fight. That's what we will work on. Kami, yung grupo namin, of course, ang administrasyon at ang grupo ng Campo ni Duterte. Bit-bit naman ang umano'y embattled president ng Partido Federal ng Pilipinas na si Leandro Verceles Jr., ang kanilang partido sa paghahain niya ng COC sa pagkasenador. Ilang buwan na rin gumugulong ang paksyon o hidwaan sa mismong partido ni Pangulong Marcos. Pero giit ni Verceles, "This is not a fight with the president. He is still our president. We even elected him as a national chairman. The fight here, which I believe is a legal fight, is between which factions." Tatakbo rin sa Senado bilang independent candidate ang dating executive secretary ni Marcos na si Attorney Vic Rodriguez. Nakuha niya raw ang endorsement ni Duterte. Siya raw ang magiging boses laban sa korupsyon sa pamahalaan. "I will never be allied with the majority bloc. I am running because I took up the challenge to lead the real opposition." Sa party list naman, naghahangad ng panibagong termino si House Deputy Speaker Eddie Villanueva sa ilalim ng grupong SIBAC. House seat din ang inaasam ni dating Anti-Corruption Commissioner Manuelito Luna sa ilalim ng Arangkada party list. Susuportahan naman daw ng kababaihan party list ni Quezon City Councilor Kate Cositeng kapag nanalo ang abortion, divorce at reproductive health bills. Para naman sa creative industry lead nominee si Lloyd Lee ng Arte party list. Siya ang mister ng beauty queen na si Shamsi Supsup Lee. Susubukan ding makabalik sa kamera ni dating Agrarian Reform Secretary Hernani Braganza sa ilalim ng aksyon dapat party list. Nagbabalita mula sa frontline, Rhea Fernandez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.